Bangkay na ng matagpuan ang nawawalang tripulante ng lumubog na motor tanker sa Manila Bay sakop ng Limay, Bataan. Ang mga otoridad kumikilos na para mapigilan ang pagkalat ng karga nitong langis. Narito ang aking report. Sa gitna ng dilim kitang-kita, ang unti-unting paglubog ng motor tanker Terra Nova sa Lamang Point sa Limay, Bataan. Papuntasan ng Iloilo ang lumubog na tanker na may kargang 1.4 million liters ng industrial fuel oil. Agad namang nailigtas ang 16 na sakay ng barko. Apat sa kanila ay kinailangang gamutin. Natagpuan ng mga otoridad ang nawawalang tripulante pero wala na siyang buhay. Ayon sa may-ari ng MT Terra Nova na Porta Vaga Ship Management, pinigilan daw ng Coast Guard ang nakaschedule nilang paglayag mula sa Limay, Bataan noong July 22. Pero pinayagan din daw sila kinabukasan na ng gabi. Kaso pagdating sa bandang Nasugbo, sinalubong sila ng malalaking alon at malakas na agos ng tubig. Sinubukan pa raw sumiro ng barko bago bumalik sa Limay. Habang pabalik sila, unti-unti na raw itong tumagilid. Nanghingi raw sila ng saklolo sa PCG. Wala pang pahayag ang Coast Guard kaugnay nito. Nagsagawa na ng aerial survey ang PCG bilang bahagi ng kanilang oil spill response operations. Nakikipagtulungan na rin daw ang PCG sa mga oil spill response organization para mapigilan ang pagkalat ng langis. Ayon sa Bataan PCG, wala pang nakikitang langis na tumagas mula sa karga ng barko. Posibleng fuel ng barko o fuel mula sa deck at tubo ng barko ang nakitang oil slick. Target daw ng PCG na mahigop ang lamang langis ng tanker sa loob ng 7 araw. Ang lalim po nung ating Manila Bay ay mga 30 meters. So ano po yan, hindi po imposible na magawa ng paraan para safely, securely mailabas yung laman nung tanker na langis. Para po hindi makaapekto sa ating kapaligiran. Ang Department of Environment and Natural Resources maglalagay ng monitoring instruments sa oras na matukoy nila ang lokasyon ng barko. Kailangan pong malaman kung saan nga po siya ngayon at kung ano po yung estado, struktura ng barko. And then, andito po kami upang tumulong. Si Pangulong Bongbong Marcos, iniutos na sa iba't ibang ehensya na pag-aralan ang epekto ng oil spill sa kalikasan. Basically, what we need to assess is where is the capsized vessel, the fuel that's being released, what are the tides, what are the winds, where is it headed, para maunahan na natin. Sir, DOST, DOST maybe can also make some determinations on that.